Nakikita mo ako. Puntahan mo naman ako. Tulungan mo ako. Wala tumutulong sa akin. Pwede mga ibang tao. Ngayon, kinuha nyo. O ngayon, problema. Nasa ospital. Ano ngayon ang magagawa nyo? Ano ang maitutulong nyo ngayon? Ama mo to, hayaan mong makaratay na lang. Kung nagkamali man tong sinasabi nyong babae, eh bakit kinakailangan si tatay mag-suffer? You understand that? This is your father. Helen, kunin mo na ako dito. Gusto ko nang umuwi sa Malabon. Eh, kung mauwi ako sa Malabon, nandun doon kami dalawa ni Helen. Kami na lang dalawa nagmamahalan eh. Turo mo sa amin kung saan ang bahay ng matatagpuan ng Mr. Mo. Kasi karapatan ng Mr. Mo kung nagpapareskyo, nagpapasaklolo, nagmamakaawa, nakunin siya, parang kinuha ng anak na salawahang anak na si Lo na hindi naman pala nababantayan. Daddy! Nandito na yung sinasabi ko sa iyo. Susundo sa iyo. Gusto mo tatay sa Malabon? Gusto mo roon. Taga-roon ka. Sige po tatay ha. Pasalamat sa ako sa pagtulong ninyo sa akin. Para akong prisoner of love doon. Sir Ben, thank you very much. Okay, no problem. Okay na. Kaya lang, ang naging problema ho ng mister ko, dahil nagkaroon siya ng pneumonia. Naku, sabay. Saan na yung mister mo? Nasa hospital yun. Ako, misis, magsasabi ako sa inyo. Sa kahilingan mo at kagustuhan ng ama na ma-rescue, kasi sabi niya, prisoner of love siya, na-rescue namin. Ang naging problema, nung na-rescue natin, napasama. Eh nakita ko naman, maganda namin tirahan ng mister mo roon. Air condition pa, mattress din, maganda. Pagdating sa inyo, sa anumang kadahilan, baka nagulat na nagkaroon ng adjustment acclimatization, nagkaroon natin change of weather, acclimatization, mainit as malamig, na pneumonia. So, ayaw sumuporta ng anak ng mister mo. Di kaya nagalit yung anak ng mister mo. Ito. Sa ginawa natin, na-rescue yung kanyang ama. Hindi ko maintindihan kung tama tuloy o mali ang ginawa namin na tumulong sa iyo. Pagtulong namin sa iyo, naipit ngayon mister mo. Tuloy, nagsisisi kami na ginawa namin to eh. Ang sa akin lamang, kinakailangan suportahan ng anak yung kanyang tatay. Sige, tawagan natin ang anak. Eleanor, babae. Hello, ma'am? Oh, yes? Ma'am, Mrs. Redor, si Ben Tulfo, ma'am. Ganito lang, kami ho yung tumulong sa pag-rescue doon sa ama niyo, ano? Kaya lang... Actually, hindi naman po, Hindi niyo naman po kayo na i-rescue. Ang ikinakatakso ko lang po, bakit po muna hindi kami pinag-usap? Actually, hindi naman kami nakikipag-agawan sa kustudiyan ng tatay ko. Ang amin lang is yung kalusugan ng tatay ko. Kasi 98 years old na. And knowing that noon, tapunan po dati yan ng basurahan. Desisyon ho ng Social Security ng DSWD ang ginawang hakbang ho na pag-rescue ho doon sa matanda. Nagpapa-rescue yung si Lolo at yun lang aming tiningnan. At nagmamakaawa. Nagmamakaawa ho, kaya ho namin ginawa. Sa tulong din ho ng kinuukulan. Alam niyo po, una niyang nilapit yan kay Rafi. Siguro nakita ni Rafi na hindi napabagay. Kaya sa inyo po pumunta. Ngayon, kinuha nyo. Ngayon, problema, nasa ospital. Ano ngayon ang magagawa nyo? Ano ang maitutulong nyo ngayon? Kami yung magaling sa trabaho ho namin. Galingan mo na lang. Focus on yourself. Do not focus on what we do because we're professionals. And you don't know anything about what we do in the spirit of public service. Don't teach us. I do not want to hear any lecture from anyone like you. You got a problem, and your problem was with your parent.
If you know the fifth commandment, honor thy father and thy mother, you should follow that. Ama mo to, hayaan mong makarating na lang. Kung nagkamali man tong sinasabi niyong babae, eh bakit kinakailangan si tatay ang kailangan ay mag-suffer? You understand that? This is your father. Ang problema niya, ang daddy niya, anak siya at magulang. Dapat tulungan mo ang tatay mo. Huwag na nating problemahin ang ibang bagay. Ang daddy na lang, mahal ko si daddy. Ako pa ngayon binabaligtad pa? Binabaligtad pa niya? Kami pa? Pero huwag ka na mag-ano. Huwag mo namang gulahin yung pamilya namin. Ulat sa pool, ginulo mo na eh. Ang problema ay niya, paano niya babayaran yung bayad sa ospital? Marinig ko sa kanya yung kanyang sinasabi. Wala siyang pahalaga sa kanyang tatay. Inilagay niyang hostage ang kanyang tatay. Okay? Bakit hostage? Okay. Ang sinasabi ko rito, madapat malaman mo, nilagay niya, wala siyang pakialam kung mamatay ang tatay niya sa sobrang galit niya sa iyo. Walang pagmamahal, walang paggalang sa magulang. Kung ang anak ay marunong gumalang sa magulang, nasa panglimang utos ng Diyos yan. Ang paggalang, honor thy father and thy mother. Katumbas niyan ay biyaya ng buong malkapal. Eh dito sa parting to, susubukan ka naming tutulungan. Huwag mo nang asahan to. Tinawagan ko sa aking pakiwari na siya'y magkakaroon ng gininto ang puso kahit na papano, ama niya na pa rin. O nakikita mo rin sa tao, wala siyang pakialam sa tatay niya. Ang pakialaman niya, sa galit niya na. So hindi niya na iniintindi yung kalagayan ng tatay niya. Walang pagmamahal sa magulang. Kumbaga, hindi niya naintindihan yung kanyang origin. Kung hindi sa kanyang ama, hindi papanganak tong kulokoy na to eh. Ang gusto niya gawin, di bali mamatay ang tatay basta ikaw ang bubuntulan ng susi. Walang pahalaga. Makakahanap tayo ng mga benefactor, makakahanap tayo ng sinasabi natin, gininto ang puso, natutulong dito dahil ito, itiniwalag ng kalang magulang, tinakwilang magulang. Sa isang lipunan na kung saan mahalaga ang pamilya, hindi mo basta-basta pababayaan yung ama mo. Kung nagkamali man ang ama mo, papatawarin mo dahil malaking bahagi na kung saan umabot sila sa estado nila ngayon, gawa nga ng kanilang ama. Ito lang aking masasabi. Huwag mo nang asahan tong mga putok sa buhong pendehong mga anak to. Walang silbi to. Mahalaga ang bawat sandali, bawat minuto, bawat oras, bawat araw na pananatili ni tatay sa mundong ito. Kasi anytime, pwedeng bumigay yan, may pneumonia. Pinag-aaral ko sa Amerika. Lahat ayaw mag-aaral dito. Pinag-aaral ko sa Amerika. Doon nag-tapos. Yung iba naman, nagtapos dito, hindi ko pinagtrabaho dito sa Pilipinas. Sa ako, pagkatapos ninyo, sa Amerika kayo, humanap trabaho. Mali ang ginawa. Ginawa ko yung sila kay ulo. Yung mga anak, yung mga pamangkin ko, tumutulong. Pero binabawal naman ni Dory na huwag akong tulungan. Eh, samantalang siya lahat ang kumuha ng pera natin. Ang Filipinos are generally family-oriented. We look at children as old age assurance. Kasi when we grow up, nakikita natin yung sakripisyo ng mga magulang natin, na kadalasan ang mga magulang
kinakalimutan nila yung sarili, pansarili nilang pangangailangan, yung tinatawag na delayed gratification. It is but human, I think, na pag tumanda sila, ina-expect din nilang lilingunin sila. Pero sana man lang isipin din nila na lahat tayo magiging matanda sa future. Kasi si Lolo is really, kumbaga parang naka-waitlist na siya eh, sa yung homeward bound na flight niya from life, no? Imagine, aalis siya, ang daladala niya bigat ng loob dahil sa kanila. That's not a good way to say goodbye. Ano ba naman ang mawawala kung magpatawad? It's the noblest thing that we can do. Lalo na magulang natin to. We should always treat them with respect. The fact na nauna sila sa mundo, no? Just because they came ahead of us, they still deserve all the respect, all the understanding, the patience, and the compassion. Nakikita mo ako, puntahan mo naman ako, tulungan mo ako, walang tumutulong sa akin, hindi mga ibang tao. At ito ako sa ospital. Ngayon, gusto ko lumabas, hindi ako makalabas. Lumalaki akamad ko. Kaya gusto ko lumabas na. Doon ako maghahantay ng oras ko sa bahay. Meron akong insurance. Pag namatay, may taol at inilibig. At saka, lahat kumpleto. Meron namang musilium na paglilibigan ko, pumubuksan ko na lang. Doon na lang ko ilalagay.